Good day mga ka-Lords, magandang araw sa inyo. At ngayong araw mayroon naman akong pasyente. So ito yun. Ito yung gagawin ko ngayon. So yung problema na ito mga ka-Lords. Kasi ginagamit nila, hindi naman ito nabangga, hindi naman ito na-accident eh. Pero problema ito lumalapit tapos ang gumagalaw-galaw sa ano. Yan o. Yan. So, habang tumatagal na ginagamit, lumalapit at lumalapit dito. So, buti na lang mga ka-works, hindi nila na ginamit. Sinakay na lang nila sa pickup pagpunta dito. Kasi delikado na to. So, malamang mayroon niyang tama dyan. Dyan, may bandang chassis. So, tingnan natin guys kung anong magiging itsura niyan mamaya pag nakalas natin itong mga plastic. So, samahan niyo ako mga ka-works. Hello mga ka-works. Kalasin ko muna yung mga plastic nito. Na yan. Yan. At saka ito. Yan. Sa kabila isa natanggal, pero yung isa doon wala pag-asa. Yan. Maghiwalay na yan sa chassis. Ayan, tanggalin natin. Huwalay natin sa chassis. Ito. Yan. So, maghiwalay natin sa chassis yan. Yan, kasama na pati yung bracket. Yan. Ito ganun din. Hindi na matatanggal yung bolt niyan kasi ayan. Ayan ang resulta. So ayan, tanggalin muna natin 'tong plastic para makita natin ang buo. So, ayan mga ka-works. Ayan. Dawa natin para malinaw. Yan ang nangyayari sa chassis. Sa taon yung mga 2019 daw. Ang model nito, 2019 model. Pero 3 years, ganito na itsura. Siguro nakababad ito sa dagat. Nakita nyo mga bracket dito. Dalawa, wala na. Tsaka yung isa doon, pati yung tatlo. Ito na lang natirang isa. Yan, yun lang natanggal. So kaya, nabibend siya kasi, putol na eh. Putol na dito. At tsaka yung isa na yan, putol na siya. So, pasalamat lang talaga yung mayari nito. Kaibigan ko rin si shoutout sa iyo, kids. Sa kaya no, sa girlfriend mo. Buti hindi nyo nito ginamit kasi naku, patayin kayo nito. Ganito na itong tama niya. Sobrang bulok na talaga, bulok na bulok. Grabe. Yun no. Grabe ng tama niya. So, napakalaki ng damage dito. Yun. So, kita. Pero dito lang lahat sa baba yung tama niya. Ayan, oh. Yun, oh. Grabe. So, ayan. Bulok na bulok. Guys.
So yan mga kaworks, yan ang gagawin ko. Ito pang magagawa ngayon, bibili pa ako ng bakal na paglagay dyan. So baka bukas na ako. Kailanganin na ngayon, hindi ko na magagawa yan ngayon mga kaworks. So baka bukas na. So basta continue lang itong video mga kaworks. At re-repairin ko itong chassis na ito. Napakadelikado nito. So kapag bumibili, kasi mga kaworks, nabili lang nila itong motor. Hindi nila napansin na ganyan na yan. So ayun, kapag bumibili kayo ng mga motor mga kaworks, dapat ano, tingnan nyo ng maigi, lalo na yung ilalim, kung yan ba yung chassis niya maayos pa, kasi masisilip nyo naman yan eh. Katulad dito, pag dito nasisilip yan sa ano, itong lugar na to, kahit nakalagay yung plastic, makikita nyo yung kalawang agad, kita yung mga bolt na yan, no? Lalo na yan, hirap ng paklasin yan. So ito ang gagawin ko, pati itong buong chassis nito, siguro mula dito yan hanggang dito, yan ang papalitan. So medyo malaking trabaho to. So abangan nyo lang ang paggawa nito, kasi hindi ko pa rin ito magagawa ngayon. Abangan nyo lang ang video, puputin nyo lang itong video na to. Good morning mga kaworks. So ngayong araw ay itutuloy ko lang yung ginawa ko nakaraan na ano, yung pinakita ko na scooter na nabali na yung chassis dahil sa kalawang. So samahan niyo ko guys. So ayan mga kaworks, una magsasabi muna ako dito. Ayan. So sasapian ko muna siya dito para hindi gumalaw yung chassis dito. Tapos maglalagay rin ako ng bracket dito papunta doon, para hindi siya gumalaw pag pinutol ko na itong tubo dito. So ito na yung pampalit ko guys. Pampalit na mas mataba ng konti. Hindi na yan gagalaw kapag pinutol ko na to. Kapag tinanggal ko na to, hindi na yan kikilos. Okay na.
So ayan mga ka-works, malapit na makompleto. Ayan, naglagay ako ng bracket dito panda. Ayan, ng ilaw. Ayan. So ito, naglagay ako ng bracket dito para mas matibay. Actually, mas matibay na yun kaysa sa dating, ano, sa dating chassis niya. So ayan, okay na rin siya dyan. So yung ilalagay ko pa mga ka-works ngayon, yung dito, yung tornilyohan niya dito sa banda dito sa lugar na yan. Yan, sa lugar na yan. At saka dito. Ito, kalawangin lang siya mga ka-works, pero makapal pa naman ito lahat. Ganun din sa kabila. Kulay kalawang lang. So pipinturahan ko lang talaga siya. Ito makapal pa ito siya. So ayan. So sigurado matibay na ito ngayon. Sa yung dagdag na bracket na yan, makakatulong na malaki yan sa pagkatibay ng chassis. So yan mga ka-works, abangan nyo yung finish nito mamaya. At yun na lang din yung kulang niya, yung bracket, yung dito, yung ganito niya. Ito, dito kasi bulok na yun. Sobrang, wala na. So yan, papayitan ko yan mga ka-works, ganyan yan ang pagkakalagay niya dyan. Para yan doon sa platform niya. Yan ang gagawin ko mamaya. So, abangan nyo na mga ka-works. Kasi matanggal yung bolt. So, sobrang ano na, kalawang. So, kailangan bagayan na konti para lumanggot lang ito ang plastic. So, ayan, okay naman siya. Malik naman sa dami. So, sukatin ko na ngayon mga ka-works yung dito nakalagay para doon.
iwan nyo yung isang bulok. Wala lang yung bulok. Okay na uli. Takbo na uli. Ha? Pati natin iwan paano takbo. Sa mga kabarks, try ko lang itakbo. Kung okay na, kung hindi na mababali yung chassis niya. Tapos na, ginabi na ako. Nagawa ko na rin ng maayos sa sigurado matibay na to. At hanggang sa muli, sundan nyo lang yung mga video ko at lagi nyo lang ipanoorin yung aking mga video at palike and share na rin. And then, huwag kayo makalimot mag-subscribe. So, thank you very much at God bless and bye-bye.